ang PPP rito sa Philippine Orthopedic Center, private public partnership na tinatawag. Alam niyo ang ating hospital na ito ay gagawin daw ay National Rehabilitation Center. Ha? Binibilog niya ang ulo ng mga doktor dito sa loob ng rehab. Wag mo tayong maniniwala na mayroon ang lang prosyento na nagbito. Wag ka na sa privado po ang Philippine Orthopedic Center. Wag mo tayong maniniwala kasi lahat po ay babayaran na po ng ating mga prosyento. Kaya patuloy po tayong nanawagan at patuloy din po ang ating mga seryan at pagkilos sa Korte Suprema sa March 20. Magkakaroon ulit ng panibagong pagkilos ang ating mga magagawang pagkalusugan kasama ang mamayan. Wag po tayong maniniwala sa sinasabi ni Pinoy na ang kalusugan sa kasalukuyan ay binibenta na, binibigay, pinapaubaya sa mga pribado dahil sinasabi niya wala hong pera ang ating gobyerno. Naniniwala ba tayo dyan? Hindi! Sana humanto sa ating kapwa Pilipino, kapwa tao na maging ganyan tayo para mamulat ang ating kaisipan upang tugunan ang ginagawang privatization ni Secretary Ona at Jose Cardosa sa ating hospital. Kapag nangyari po yun, alam nyo, mga kasama ko, mga nakikinig dito, pag nangyari yan, ang susunod sa Philippine Orthopedic Center, San Lazaro, Jose Reyes, Tondo, at marami pang ibang pampublikong hospital. Pero nakakalungkot kung papagpaganda ang gustong gawin ni Secretary Ona at Jose Cardosa. Ang pinagtatakahan lang po natin kung bakit may partnership na negosyante. Nating pahintulutan na kasama yung ibang ospital ay dinideklara ng ating Pangulo sa public-private partnership. Nakakalungkot isipin na obligasyon ng gobyerno na bigyan o baglaanan ng pondo ang ating mga ospital, subalit ito ay hindi tinutugunan ng ating gobyerno. Nakakalungkot isipin na sinasabi sa ating konstitusyon na ang kalusugan ay karapatan ng mamamayan. Kung ba isa pribado ang Philippine Orthopedic Center, tuloy-tuloy na po. May isa sa privado din po ang iba pang natitirang pampublikong hospital. Kaya suportahan natin ang laban ng ating mga empleyado ng Philippine Orthopedic Center kasama ang mga pasyente, mga bantay na pasyente at mamamayan na lumalaban doon sa... Doon sa House of Representatives, pinangunahan po ito ng ating mga representante ni na Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna, Representative Amy De Jesus ng Gabriela, Carlos Zarate ng Bayan Muna, Antonio Tino ng ACT Teachers at Terry Ridon ng Kabataan Party List, Luz Ilaga ng Gabriela at Representative Fernando Hicap ng Anak Pawis. Privatization! Tutula! Labanan! Huwag pahintulutan!